Hello, Bangladeshi! Welcome back again to our YouTube channel, 365 Days Pinoy Foods. And today, ngayong araw, gagawa tayo ng corn dogs. Umpisahan natin sa dry ingredients. Cup of bread flour. Pwede rin all-purpose flour o regular na harina lang. Add tayo ng 1 teaspoon of salt, 2 tablespoons of baking powder. Baking powder po ay hindi baking soda, magkaiba yun. Then, 6 na kutsarang asukal. Dalawang pirasong itlog. At isang buong lata ng evap milk. Ay! Inubos talaga te. Hindi na pinas forward. Sa recipe po na to, kailangan na malagkit konti sa pancake butter ang texture. Kapag ganito na po, pwede na yan. Ay! Nilapit pa? Ayan! Pag ganyan na po, set aside or rest nyo lang po muna siya ng 15 minutes. Habang nire-rest natin ang dough, hiwain lang natin ito sa gitna. Okay, di bantay. Iusog na lang para mabungang pantay. And then, hiwain po. Ayan. And then, prituhin or pakuluan po ito hanggang sa maluto. Sa ganitong paraan, makakasigurado tayo na luto na ang hotdog sa loob ng ating corn dog. Ang next step naman natin ay ituhog ito sa barbecue stick. Gaya nito. O diba, hindi nyo kita? Ayan. Then, ulit-ulitin nyo lang po. Hotdog lang yan, huwag kayong ma-pressure. And then, hiwain na rin po natin ang cheese. Quick melt po ang gamit ko para quick siya mag-melt. Pwede po kayong gumamit ng iba-ibang klase ng cheese. Kung anong trip nyo. Then, saka po natin ito, itutusok sa dulo ng hotdog. Again, ito po ang tipid version ng ating corn dog na pwedeng-pwedeng ipang-negosyo. Ganyan. At pwede rin po ito sa maliit na version, gaya nito. Toothpick na po ang gamit ko dito. Again, hotdog and cheese. Wala lang. Then, ready na po tayong i-dip ang ating hotdog. Saka i-roll sa ating breadcrumbs. Siguraduhin nyo lang kung na-coat maigi lahat ng sides. Dito naman tayo sa malaki.
Siyempre, ganun lang din ang process. Ilubog sa dough and breadcrumbs. O, diba? Kung ipagnenegosyo niyo po, pwede niyo muna siyang ilagay sa freezer hanggang sa ititinda niyo na. O kung hindi, pwede na rin po itong idiretso sa mainit na mantika. Pero, i-close up ko muna. Oa? And yun na po, repeat the process lang. Alright, ready for frying na. I-close up po pala muna. Ayan, dahan-dahan nyo lang po, ihulog sa mantika. Oh, diba? Hindi pa masyadong mainit. Hindi po dapat ganyan. Dapat po, pag ilulubog nyo na, mabilis na yung bula ng mantika. Kagaya niyan. Kapag ganyan po, 1 to 2 minutes lang luto na ang ating corn dog. Maiiwasan niyan pumutok ang dough at lumabas ang melted cheese. Pinoy version ng corn dog, bait na natin siya ng banana ketchup. At iyan na po ang ating Pinoy style corn dog. Yan po ang texture ng loob niya. Diba? Sakto lang ang kapal. Oh, isa pang kagat. And yun na po, dito na matatapos ang ating video. Ay, hindi pa pala. Ito naman po pala yung maliliit na ginawa natin kanina. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Paalam!